So mga peeps, matagal na ako naghahanap ng alternative para sa Nintendo Switch na Pro Controller. Pero hindi ako makakita ng masyado magandang brand kasi yung mga brand na yun is also mataas din ang price. Pero nagtataka ako mga peeps, bakit itong controller na ito for 575 pesos ay ganito ang halaga and almost exactly the same na siya as the Pro Controller itself. So, this is the S07 na Pro Controller from Ipega. I think Ipega, pero Ipega daw may gawa na to kahit hindi ko alam, laman din sa box kung may Ipega na siya. Titingnan natin kung worth it ba talaga ang S07 o hindi. At titingnan natin kung ito ba ay great alternative para sa Pro Controller natin na ginagamit na yon kasi is on its last legs na mga peeps. So pakita ko sa inyo mga peeps the S07 Pro Controller. Hit that like and subscribe button kasi nakatulong to mga peeps. And without further ado, let's get started mga peeps. Let's go! So here is the controller itself. Tapos tingnan natin kung ano ba ang features ng controller na ito and tingnan natin kung worth it ba talaga bumili ng S07 by testing it on the Nintendo Switch. So natuto ko para sabihin sa inyo mga peeps na compatible pala to sa many different consoles. For example, Nintendo Switch, iOS, PC, PS4, PS3, and basically compatible din siya sa Android pero hindi ko alam kung paano. Yun natin next time na lang kasi gamit ko na yung Android phone ko bilang camera. So this is the controller itself. Tingnan natin sa gilid pala. So ayun talaga, nang sinabi pala sa product features na compatible siya sa Nintendo Switch, PlayStation 3 and 4, Android system, iOS, Windows PC, connect to TV, mga turbo feature, mga with motion, motor vibration, auto, ano ba to? Auto, hindi ko na alam. Auto rapid ba yun? Parang ganun. At saka macro definition key, which is parang makikita mo siya sa mga control tool ng Gulkit King Kong 2 Pro. So, tingnan natin dito. So, hindi pala siya Hall sensors na controllers. Kaya, huwag kayo mag-expect na masyadong maganda joystick nito. Pero for the meanwhile, ito ay magandang controller daw, sabi nila. Hindi ko pa natatesting. Kaya tingnan natin. So pag dumating pala sa akin, sira-sira pala to kasi dahil sa GNT. Salamat GNT. Just stop. So ito yung mga features niya. Kinuha ko yung color na white. Tingnan natin. Buksan natin. Hindi ko pala na-testing to at natitignan kung maganda ba ang tsura dumating ba ng maayos yung package. So buksan natin. Ano ba to? Parang salamat JNT ah. Pero tingnan natin. Wait lang. Saan ba yun? So buksan natin mga peeps. So nasira natin ano? Yung pag-finesse. So yung maganda dito mga peeps is USB Type-C na connection. So USB Type-C siya, hindi siya yung tipong micro USB na some devices uses. Pero yung maganda dito, hindi siya tumipid sa connection which is USB Type-C. So wala siyang manual. May manual ba? Ito yung manual mga peeps. Tingnan natin. So this is the manual itself and it's all in. Tingnan natin. Oh, meron siyang English, meron siyang Chinese. So, pwede. Wait, what? May app pa pala siya sa cellphone? What? For the first time mga peeps, meron tayong controller na may app sa cellphone, which is itong controller na ito. At syempre, tataka kayo mga peeps, bakit mukha siyang controller ng Stadia, which is actually yung talagang balak ko na kunin. Tingnan natin ito mamaya. So tingnan natin kung paano ito i-connect sa Switch. So sa Switch ay si drip order. So basically susunod lang tayo dun sa same process ng Nintendo Switch na Pro Controller. So tingnan natin, connect natin dito sa Switch natin. Ayan ang switch natin na yun.
don't mind me, nagdaro ako ng Just Dance minsan-minsan. Emotional, damn it! So, tignan natin mga peeps itong... Ano natin, fine controller ba? Para ba ito pairing new controller? So, change grip order tayo. So, LR ba? Paano ba ito? Yung same ba? Tignan natin. May charge ba? Yun ang tanong. Wait, ba? Wait, may charge ba ito? Ayun, umiilaw na siya. So, umiilaw siya and nag-connect na tayo and we have full battery. Nasabi daw rito. Hindi ko lang ma-focus. Tignan natin, focus natin doon. So, ito guys, mga peeps ay... Stadia style na controller ang kinuha ko kasi yun ang trip ko, mukhang Stadia siya. So, tingnan natin siya where we play a game. So, hindi akong papakita ng mga ng gameplay ko mga peeps, pero tingnan natin kung gumagana ba siya. So, yung nakita ko dito mga peeps na yung controller na ito ay meron siyang parang backbone na dating eh. Parang may macro button siya sa likod na parang backbone. Plasticky lang yung ano niya, yung likod niya at masyado siya magaan compared sa Pro Controller, pero pwede na siya mga peeps for 575 pesos kasi mga peeps, talaga ako mga peeps bakit ano, bakit 575 pesos ano siya masyado siyang parang dapat triple ang halaga nito mga peeps ha? Pero nakita ko mga peeps wala siyang brand eh. So tingnan A natin to. Na natin, baka copyright tayo dahil sa ano, ka-music ng ano. Ano ba ito? Ayan, A natin. So, type C pala siya. May reset button siya sa taas. Meron siyang yung apat na ano from Nintendo Switch. So, compatible din to sa PC pala mga peeps. Hindi natin may testing na yung kasi hindi ko magamit ang PC ko na yun with Bluetooth. Tapos, meron siyang layout of a Nintendo Switch style. Hindi siya yung parang Xbox One style na baliktad yung B and A, tapos yung X and Y. Pero, mga peeps, magtataka kayo mga peeps dito na ano siya. Parang, ano siya mga peeps, parang... tawag yung parang hindi siya yung tipong 575 pesos na makukuha mo na masyadong mumurahin kasi masyado siyang great alternative mga peeps. Testing natin sa isang gameplay ng ano, so nagre-respond naman siya yung joystick niya and definitely hindi siya Hall Effect joysticks mga peeps, kaya don't expect. So di natin yung play now, isang play now natin. So, yung maganda dito, meron din siya parang, kala mo RGB, pero ano lang siya eh. Parang neon colors siya dito. And, maganda naman ang build quality niya, mga peeps. So, lagi ko lang down below, mga peeps, kung saan ko binili to. Masyadong worth it to para sa akin. Kasi, tingnan nyo, gumagana siya. And, 575 pesos, makakamura ka ng almost mga 2,500 pesos. Which is times, ilan ba? Times 5 sa halaga ng, ano, yung pinigil ko team. Dati ko ang pinigil ko team. So, tingnan natin. Tingnan natin si, ano, si... D'Angelo Russell. Lebron tayo, Lebron. Para sigurado may tira. Ay, talaga. So, pinakita ko na yung pangit kong gameplay. Pero huwag kayong magtaka mga peeps. That doesn't affect the performance of the controller itself. So, the controller itself is very useful para sa akin. Pero do not expect mga peeps na na kasing level niya ang Pro Controller. So yung mga ganito, I think mga peeps yung mga back buttons niya, I think it's customizable dun sa app niya on Android and iOS ba? Pero Android, parang Android eh. Sa Android, I think na customizable siya sa Android app, which is pwedeng-pwede. So, maganda ang ano na ito, ang Pro Controller na ito. 575 pesos lang. Worth it na siya mga peeps. At siya mukha siyang Stadia controller para sa akin. Which is very nakakatawa para sa akin. Wow, konyo. So,
Ito mga peeps, ang Pro Controller na 575 pesos lang, the S07 from Ipega, I believe, hindi ko, kayo pa ako tingin dito sa box, wala siyang Ipega logo whatsoever, pero nabili ko to sa Ipega. So salamat mga peeps sa ano, sa subscribers natin dyan, and thank you very much for watching. Recommend ko yung controller na ito. Links will be down below. And thank you very much for watching. Peace out mga peeps. Bye.